wag muna kayo mag-react. Wag muna kayong mag-react, mga boss. Shut up, Obama. Manood muna ako sa video, okay? Panoorin niyo muna video, huwag niyo muna akong husgan. Okay, Pilipina. Talagang napakasinungaling ng mga OFW. Alam mo kung bakit? Una! Pag tinatanong mo ang OFW na okay ka lang ba dyan? Siyempre, ang sagot, oo, okay ako. Napaka-okay ko. Okay ka, okay? Pero ang totoo, mga boss, hindi okay ang OFW. Hindi sila okay. Hindi. Alam mo kung bakit? Magiging okay lang yan sila pag kayo ang nasa Pinas ang okay. Paano masabi? Pangalawa. Pag tinatanong nyo sila na masaya ka ba dyan? Siyempre ang sagot nila, oo, ang saya-saya ko. Masaya. Masaya. Pero ang totoo, mga boss, hindi sila masaya dahil ang nagpapasaya lamang sa kanila ay kayo, kayo dyan na makapiling balang araw. Power! Lalo na yung mga OFW na naiiwanan yung mga anak. Power! Naiiwanan yung mga asawa. Power! Ang nagpapasaya sa kanila ng tunay ay kayo na makapili ng palapang. Paano masabi? At pangatlo! Pag tinatanong nyo sila na may pera ka ba dyan kasi babayad ng tuition, magbabayad ng ilaw, wala pang katapusan. Kung ngayon kasi nanginihil na ito. Power! Ang sagot ng mga OFW, oh, meron akong pera! Meron! Meron akong pera! Ipapadala ko ngayon na! Pero ang totoo, mga boss, nalapit yan. Nalapit yan sa kasama niya. Utang naman. Pautang. Power! O di kaya ang iba dyan ang nagtatrabaho sa labas. Magsa-sideline yan. Part-time dito, part-time doon. Part-time kayo lahat. Stop! Pang-apat! Pag tinatanong nyo sila na kumakain ka ba dyan na nasasarap ng pagkain? Di ka ba nagugutom? Makain ka ba sa beses sa isang araw? Siyempre ang sagot ng mga OFW, mga boss, oo! Kumakain kami ng masasarap dito! Paano masabi? Kumakain kami ng adobo, apritada, minudo, tinola, chicken ang bukitsingin na mo! Yun, sa totoo lang, ang kinakain ng mga OFW ay kubos, biryani, shawarma. Tapos, yung iba kumakain na lang ng mga tira-tirang pagkain ng mga amo nila. At may nakikita pa ako sa Facebook, mga boss, kumakain na lang doon sa mga pagkain na tinatapon sa basurahan. Ganon kasinungaling ang mga OFW. At panglima, pag tinatanong nyo sila na napupuyat ka ba? Di ka ba pagod? Siyempre ang sagot ng mga OFW, oo, okay na okay ako. Power! Hindi ako napupuyat. Power! Hindi ako na napapagod. Power! May tama. May sakto akong tulog. Pero ang totoo, mga boss, Napagod na ang OFW. Ano nga sabi? Ang mga eye bags niyan, ganun na kalaki. Ganun, mahirap niya abroad pa po. Yan ang tunay, yan ang totoo bilang overseas Filipino workers sa abroad. Paano masabi? Lalo na sa Middle East. Napakahirap. Kaya mas pinipili naming magsinungaling na sabihin na okay kami, masaya kami, may pera kami, at hindi kami napapagod. Dahil para may pakita sa inyo na ang sinasandigan ninyo, ang hinihingan ninyo ng tulong ay malaki.
Pero sa totoo, tao rin kami, nahihirap. Tama! Sa lahat ng mga pangyayari sa buhay, ang OFW ay nakakaramdam din ng lungkot, ng gutom, ng pagod, ng puyat. Kaya't nasasabi kong na sinungaling kaming mga OFW. Dahil ayaw namin na makita kayo na nahihirapan. Power! Ayaw naming makita kayong nag-aalala sa amin. Power! Ayaw namin na kayo'y malungkot. Dahil ang OFW'y malakas, ang OFW ay matapang, handang lumaban sa kahit anong hamon sa buhay. Power! Pero sinungaling talaga, pag tinatanong, may asawa ka sa Pinas, sabing, wala, single ako, single, single. Salamat at sa pagtangkilik sa aking YouTube channel. Please like, comment, and also click the bell button. And also subscribe for more videos na aking papalabas. Ito nga pala si Boss King J at maraming salamat. Peace!